Sigurado ka bang itong desisyon mo, Dick? Kahit ang papa mo, hindi sangayon sa gusto mo. Eh, nakapagtapos naman na po ako ng elementarya, sister, eh. Gusto ko na po ulit makasama si papa. Pero regular ka naman niyang binibisita rito. Eh, di pa rin po yun pareho, eh. Dick, sa Luneta pa rin nakatira si Modesto at walang bubong na masisilungan. Ayos lang po yun, sister. May lugar po kami doon. Masaya po doon. Huwag po kayong mag-alala. Bata ka pa nung tumira ka doon, Dick. Paano ang pag-high school mo? Eh, gagawa naman po namin ng paraan niya ni Papa, eh. Magtiwala po kayo sa akin. Ayaw namin mahihirapan ka. Papa! Papa! Sige po, sister. Alis na po kami. Pa. Oo. Po yung kaibigan niyo po. Si Kuya Lando po. Tari po siya maging security guard. Umuwi na siya ng probinsya, anak. Hindi siya nang katagal dito. Eh, si Ateneng po pa. Dito po ba siya? Yung anak niya po, yung lagi ko pong kalaro, di ba? Si Ryan po. Si Ryan, anak, namatay na. Nagkasakit siya. Hindi siya naitakbo ng ospital agad. Anak, pwede ka pang bumalik sa ampunan. Doon, handang-handa kang tanggapin nila, sister. Ayaw na po ba magkasama tayo pa? Hindi. Siyempre, anak, gustong-gusto ko. Ilang taon din tayo hindi nagkasama. Kaya lang, sa bahay ampunan, maalagaan ka nila ng gusto. Pihayop ka! Sige! Sa pagtira kong muli sa Luneta, unti-unti akong namulat sa realidad na ibang-iba pala ito sa lunetang inakala ko. Ate, baka pwede naman po akong tumulong paglinis. Kapalit po ng onting kanin at sabaw. Alam mo yan, tulong-tulong na yan. Mas nakakagulo lang dito eh. Na. Sige po, salamat po. Sandali lang, sandali. Ikaw ba yung anak ni Modesto? Opo, ako po si Dick. Ah, hindi mo agad sinabi. Eh, nasaan nga pala yung tatay mo? Tatrabaho po siya. Alam mo yan si Modesto, kilalang kilala dito. Mabait. Kailangan mo ba ng trabaho? Gusto ko lang po kasing tulungan si Papa eh. Hirap na po kasi siya. Magtatrabaho po ako, kahit ano po. O sige, kumain ka lang dyan. Sige po. Salamat po, Aldi. Sige. Sige po. Okay, okay. Ito, isip ko na. Sige, kaya na. Ito, sa'yo. Okay, ayan. Gusto niyo ba yung spaghetti? Masarap? Oo! Okay. Oh, inulan ka na. Tara, kain muna. Di ba, ikaw si Dick, yung kasama namin nung isang araw? Oo. Dito ka ba nakatira sa Luneta? Oo po, kami po ng papa ko. Kaya ako natatanong kasi baka gusto mong mag-volunteer sa organisasyon namin. Kung nakita mo nung isang araw, nagkakanta kami dito ng seminars para sa mga bata. Para turuan namin ng tungkol sa hygiene, values, tsaka ng mga karapatan nila. Tingin ko makakatulong ka kung nandun ka eh. Kasi kilala ka ng mga bata. Ay... Sensya na kayo, sir, kasi baka hindi ko kaya rin ng oras ko. May nasabay ko na kasi yung pag-aaral at pagkatrabaho eh. Ganto, kapag naging active ka sa pag-attend ng seminars namin,
posibleng mapili ka ng organisasyon na magka-scholarship. Nagbibigay sila ng college scholarship, ha? Huh. Talaga po? Oo naman! Sige, pupunta ko ako. Sige, kumain na muna tayo, ha? Hindi nagtagal, mapalad na nabigyan ako ng scholarship. Gumaan kahit papaano ang buhay namin ni Papa. Nag-volunteer din ako bilang junior health worker ng organisasyon para makatulong sa ibang batang kalye na tulad ko. Ate, palimus po ate. Kuya. Kuya, sige na kuya. Ate, uy, palimus po. Jomari. Uy, Dick. May seminar ulit sa Sabado. Pumunta ka na, ha? Ang kulit mo, tol. Ito naman, kahit subuhan mo lang. Marami kang matututunan doon. Kuya, palimus. Uy, isang araw lang. Hoy, kayong dalawa niya doon! Uy, tiga. Di ba sabi ko sa inyo, bawal mamalimos dito? Halika kayo, sama kayo! Sir, hindi ako namamalimos! Sir, sa talibit tawon niyo ko, hindi ako namamalimos eh! Sir, ilabas niyo na po dito, nagmamakaawa ko sa inyo. Ingi mo, tumigil. Sir, hinahanap na po ako ng tatay ko, palabasin niyo na ako lang dyan. Hindi naman po ako namalimos, sir eh. Tahimik lang, oh. Sir, sige na ako, palabasin niyo na ako, nagmamakaawa ko sa inyo. Sir! Sir, ilabas yun na po ako dito. Sir, yung anak ko... Pa! Pa! Dick! Dick! Pa! Mabuti na lang hinamin ni Aling Biring kung ano nangyari sa'yo. Painuli nila ako. Akala nila na mamalimos din ako. Huwag kang mag-alala, anak. Ha? Agawa ko ng paraan. Alabas kita dito. Pa! Oo, sandali lang. Sir, ako po yung tatay ni Dick Soriano. Lalabas ko na po sana. Anak ko siya. ID na lang ho. ID ho? Wala akong ID. Birth certificate na lang. Wala rin akong birth certificate eh. Naku. Ganito na lang ho. Kumuha muna kayo ng ID tsaka tayo mag-usap. Okay ho? Oh, alis ako sandali. Gagawa ko ng paraan para mailabas ka dito. Mabalikan kita. Oo, mabalikan kita. Balikan kita. Naghintay ako, pero hindi na bumalik si Papa. Nilipat ako sa Boys Town. Paano ka nakalabas? Nagpunta ako roon. Humingi ako ng tulong. Bumalik ko ba talaga kayo? Oo, anak, bumalik ako roon. Pero walang nakinig eh. Tapos, wala akong magawa. Lagi kayong walang magawa? Gusto niyo bigyan ng magandang tiraan pero wala kayong magawa? Gusto niyo balikan yung mga kapatid natin pero wala kayong magawa? Gusto niyo ilabas sa kulungan pero wala kayong magawa? Kailan ba kayo may nagawa pa? Alam niyo, meron akong ibang lugar na pwedeng tirahan kaya sa lugar na to. Pero hindi ko kayo maiiwan. Hindi ko katulad ninyo na gustong-gusto yung ganitong buhay pa. Sabi niyo, itong lugar na to, malawak, dito malaya. Pero ang totoo nun pa, dito kayo sumuko. Dito kayo nagpatalo? Ang sinabi nyo, kailangan natin maging matapang. Naniwala ako sa inyo! Pero kailan kayo ulit naging matapang pa? Kailan? Tama ka. Tama ka, anak. Binigo kita. Binigo kayo ng iyong kapatid. Pero... Ilang beses kong inisip na umuwi sa atin para kuhanin ng mga kapatid mo. Maniwala ka, gabi-gabi. Laging sila nasa isip ko. Tayo, paano tayo mabubuo? Paano mabubuo pamilya natin?
Pero... Pero... Ano naman ang ihahalap ko sa kanila? Ano maibibigay ko sa kanila? Tulad ko na isang taong dalawang beses iniwan ng asawa na kahit anong gawin kong kayod, talo pa rin ako. Kahit anong gawin ko, talo pa rin ako. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak, at ako naging tatay mo. Patawad. Kayo po ang dapat umakyat doon. Dick Soriano, fourth honor. Nakakuha ko ng scholarship hanggang sa college. Determinado akong mangarap para sa amin ni Papa. Kahit ang isa pa niyang matagal na pinangarap, sinimulan ko ang pagtupad. Ito sila nakatira. Ito. Yung bahay nila. Sige. Sige, salamat. Okay. Si Marilu? Ako nga. Bakit? Ako si Dick. Dick? Ikaw na ba yan? Ang laki-laki mo na. Ay, Camilla! Camilla, halika dito! Dudong po. Ewan ko sa batang yun. Matikas ang ulo nun eh. Eh, huling rinig ko dinala dun sa Boys Town. Eh, gusto niya magloko eh. Di wala akong magagawa. Nagdoble kayod si Papa. Nagdoble sipag ako sa pag-aaral. Dahil pareho naming gustong mabalikan at makuha ang kapatid ko. Opa, Gloria. Tagal natin din nagkita. O, kumusta ka na? Kakain ka ba? O, dito ka na maupo. Halika, halika. Narinig ko kasi binibisita mo rin yung anak mo, si Camilla. Oo. Nasa Marikina sila ngayon, kasama ng mama niya. Bahala ko na nga rin kuhanin yun, Gloria. Kaya lang, nag-iipon pa kami ni Dick eh. Pero baka itong linggo na to, dalawin namin. Nandito ako kasi sinabi ko kay Marilu na sabihin sa'yo. Pero mukhang ayaw niyang gawin, kaya ako na lang nagpunta rito. Nagkasakit si Camilla. Eh, teka muna. Eh, kamusta na siya? Dinala ba ni Marlo sa ospital? Abay, kung hindi, kami na magdadala. Modesto, wala na si Camilla. Ano? Patay na siya. Anong patay? Hindi na totoo sinasabi mo, Gloria. Anong patay na si Camilla? Tigiramay ako. Okay pa. Ah!
Nakagraduate ako ng kolehiyo sa kursong HRM at nakahanap ng trabaho bilang server sa isang restaurant. Lubos na dapat ang saya naming mag-ama. Magandang araw po. Halika pa, dito tayo. Dito tayo. Dito ba? Dito, ito pa. O, halika na. O, ayan! O, ayan pa! Kamusta? Maganda ba? Oo, anak. O, ayan pa, meron tayong CR dyan, meron tayong unan tsaka kumot. O, ha? Ayos ba pa? Oo. Pasensya na ho kayo at maliit pa lang po yung kaya kong rentahan para sa atin. Hindi, anak. Palasyo na para sa akin to. Maraming salamat. Sabi ko na nga ba, nandito lang ho kayo pa eh. Oo. Nagpapakasakali ako baka ako sa paglabas-labas ko. Makita ko kapatid mo. Eh, dito ako napunta. Talaga hong magiging espesyal sa inyong lugar na ito, eh, no? Paanong hindi? Dito ko pinalaki ang anak ko. Wala mang pader, wala mang bubong. Tahanan pa rin ang lugar na ito. O, ito. Para sa'yo. Salamat po! Sa ngayon, maayos na ang buhay namin ni Papa. At patuloy pa rin ang aming paghahanap sa aking nawawalang kapatid. Mayroon na kaming maayos na tirahan. Pero para sa akin, ang totoo kong tirahan ay kung nasaan man si Papa. Dahil naging mahirap man ang aming pinagdaanan, sa piling niya pa rin ako kumpleto at tunay na masaya. Lubos na gumagalang, Dick.